Welcome po sa ating channel, Big and Tonic. Ito po isang bagong video, mga boss. Tatry natin ayusin ito. Meron tayo dito sample na isang appliances. Tawag dito ay yan, mini juicer. Yan. Made in China, 230 volts, 180 watts. Yan, mini juicer. Yan, ito ayaw pong umandar. Ngayon ito troubleshoot natin. Yan, troubleshoot natin dito. Baka sakali lang na meron kayong ganito. Yan, shake. Shake and take nakalagay. Yan, mabibili ito sa Shopee at Lazada pa rin. Yan, mini juicer. O pwede rin pong blender. So merong ano dito yan, sa taas. Yan, check up natin. Para ma-test po natin ang isang appliances, kailangan natin, meron tayong tester. Ayan, tester po. Pwedeng digital at pwedeng analog. Ayan, ito po yung analog natin. Bali, needle yung gumagalaw. Pag digital po, yung meron ng LCD. Ayan. Number. May mga number na po na ano, digital siya. So sa pagte-test po ng appliances, siyempre dapat saksak muna natin. Testingin natin kung aandar siya. Pipindutin lang po 'yan. Ayun, may power siya. Ngayon dito tayo sa extension, 'yan. 'Yan, makikita niyo nakasaksak yung panginang natin. 'Yan, umiilaw siya. 'Yan. So merong kuryente itong ating outlet. Ayan. Ayan, umiilaw siya, yung kulay green. Ayan, tatanggalin natin yung saksak. Tignan natin kung mawawala yung ilaw. Para hindi ko na lang i-test ito ng tester. Yun, namatay yung ilaw, mga boss. Ayan yung plug niya. Ayan. Plug sa cord. Saksak natin. At tignan lang po yung kulay green na ilaw. Ayan. Kung iilaw siya. Ayan, umiilaw siya ulit. Ayan, tanggalin natin ulit. Yan, namatay yung kulay green. Ibig sabihin po, meron tayong 220 volts na kuryente dito. Yan, 220 volts po yan na panginang dual siya, dual wattage. 30 saka 70 watts. Yan. Soldering iron po yun. Ngayon, ito, testing tayo, mga boss. Yan, dahil nakasaksak naman yung panginang natin, hindi natin tinanggal, so may kuryente to. Pero pwede naman po mag-test tayo ng tester para makita nyo lang. Ito. Para na rin po sa kaalaman natin. Pag mag-test po kayo ng 220 volts, yung analog na tester po ay iseset nyo yan ng AC. Ayan. Ito po DC. Pag DC po yung kuryente, dito tayo magseset. Ayan, dito. Kung DC po, kung baterya, dito kayo. Kung 12 volts yung tinetesting nyo, pwede kayo mag-set ng 50 at 10. Pag sinet nyo po ng 250, medyo mahirapan na kayo mag-trace dito kasi masyado ng konti lang yung galaw niya. Kaya kung minsan sineset po nila ng 50. Kung 250 po yan, konting-konti lang yung galaw ng needle. Medyo mahirapan na kayo. 50, gagalaw po yan hanggang dito. Kung 12 volts yung tinetesting natin. Kung 10 naman, malaki yung palo niya. Yan, malaki yung palo niya, abot po dito yan. Sa 12 volts lalagpas na yan. Kaya kung ano po, ang tamang setting nyo, kung 12 volts yung tinetesting nyo, 50 volts. Nasa 50 volts tayo. Ngayon po dahil 220 volts AC yung tinetest natin, dito tayo. Yan, nakikita nyo po dyan na may nakalagay na AC V volts alternating current. Yan, voltage. Yan, volts po. Ngayon, seset tayo ng pwede pong 1,000 para sigurado kayo. Ang palo po nun ay konti lang. Dito siya papalo kasi nakaset tayo ng 1,000. Kung 250 naman po, ang palo niya malapit na dito sa dulo. Yan, set natin ng 250 para makita lang natin. Yan, ayun yung needle natin nasa dulo. At ito, ilalagay natin to. Yan, siguraduhin lang po, huwag aawakan itong metal rod natin. Yan. Kasi makukuryente kayo. At siguraduhin din pong walang bakbak yung katulad dito, ito, nakalitaw yung wire niya. Yan, huwag yung aawakan yan, delikado.
220 volts po yan. Ito, sasaksak natin mga boss. Yan, tignan nyo yung ating NU needle natin. Gumalaw siya at yan. Yan, susubukan lang natin ano, tanggalin to. Pakikita ko sa inyo. Yan. Yan siya mga boss. Gumalaw yung ating needle. Nandito siya. Yan, yan siya. Yan, sana malapit pa natin ng konti. Yan, tignan natin. Yun. Tatanggalin na natin. At isa pa. Ngayon po, magte-testing na tayo ng ating juicer. Ayan. Pwede rin pong itong testingin na pag ito gumalaw dito sa ating tester, bali nakaset tayo dapat ng ohms. Ohms. Ibig sabihin po, pag gumalaw itong needle natin, pag tinesting natin yan, okay yung ating appliances. Kung automatic na nakaswitch yan. Pero kung di naman po nakaswitch yan, sigurado hindi po gagalaw to. Yan, hindi rin gagalaw yan. Pero kung nakaswitch na po yan, pag nagtest tayo dito, dapat kung nakaset kayo ng ohms, limbawa ito. Pero sigurado naman po may switch yun at sigurado hindi rin gagalaw. Yan, ayan siya. Yan, dapat gagalaw siya ng ganyan. Kung automatic naka-switch na yan, kung naka-bypass na yung switch niya. Ito, testingin natin. Dalawang linya. Pero sigurado po may switch yan at sigurado rin hindi siya gagalaw. Yan. Tapos dapat pag sinwitch natin yan, gagalaw yan. Yan. Pinipindot ko yung switch. Ayaw. Ayaw niyang gumalaw. Yan. Ayaw niyang gumalaw. Yan. Bubuksan na natin. At bago po natin buksan, saksak muna natin kung under siya. Yan. Saksak natin. Pag ito umusok, ibig sabihin may sunog na yung rewind niya pag pinindot natin tong switch. Yan. Pinipindot ko yung switch, ayaw. Ayaw po talaga. Yan. Kahit anong press ko, ayaw niya. Ngayon, buksan na natin mga boss. Yan, sa pagtetest po nito, pwede kayong mag-start. Pag nagtetest po kayo ng appliances, o nagto-troubleshoot kayo ng appliances, palagi po kayong mag-start dito sa cord. Plug saka cord. Ito, plug at cord po. Itong wire natin. Kasi, kung minsan, kahit ano pong appliances, power tools, yan, palagi pong, huwag muna kayong lalayo. TV, electric pan, umpisa po kayo ng cord. Cord po. Ito cord at plug. Yan, plug. Yan po. Kasi kung minsan dyan lang yung sira, huwag muna kayong lalayo. Yan, ayun yung gagawin natin. Pero bago po yan, tatanggalin muna natin yung mga tornilyo. Yan, sana po subscribe na rin kayo at like na rin dito sa channel na to, Beck & Toink, para lumago po itong channel na to. Yan, para matulungan nyo na rin na lumago siya. Yan, sa susunod po, lipat tayo dito sa ating ginagawang solar system. Yan, i-rewiring na tayo. Yan, meron siyang tornilyo dito. Yan yung screw niya. Yan. Tapos dito na naman meron siyang dalawa. Ito at dito. Yan. Dapat po manipis yung gamit natin na yan, meron kayong dalawang ito makapal, hindi papasok. Kaya ito manipis. Philip. Yan, pag Philip po ay plus yung pinaka tip niya. Yan, Philip. At yung tinatawag naman po nilang screwdriver na flat, yan. Screwdriver na flat. Ayan, pili po. Yan. Plus sign. Kung nasira po ang switch nito, pwede naman natin i-bypass yung switch. Rekta na tayo.
kasi pag tinanggal na naman natin ito sa pagkakasaksak, parang pinatay natin yung switch. Yun. Ayun nga lang po, pag sinaksak nyo na ito, under na yan. Under na siya at yung pinaka-switch nyo na nga, bali yung pinaka-switch na po natin ay yung paggugot nito, doon siya mamamatay. Yan. So ayan na po siya, natanggal na natin. Nakita nyo na maba yung screw dito sa ano, yung dalawa. Yan, pag sama-samay lang po yung mga screw natin. Yan, gaya po nung sabi ko kanina, tetest muna tayo dito sa wire. Yan, sa plug po at itong ating wire. Para may test po natin yun, nakaset tayo pa rin ng ohms. Yan. Ito po yung ohms, times 1, times 10, times 100, times 1K at 10K. Ibig sabihin po ito, 1 ohms. Ito, 10 ohms. At ito po, 100 ohms. At ito, 1,000 ohms. Bali, ayun po, tumataas lang po yung palo niyan. Pero ang ano lang po nito ay dapat gumalaw siya. Ibig sabihin, yung wire natin buo siya pag gumalaw ito. Buo yung wire. At dito nyo rin po malalaman kung shorted yung dalawang linya. Ito, sample lang natin. Pag yung linya po, line 1 at line 2, dalawang linya yan. Kung itong wire natin dito ay nagkadikit dito, may nasunog dyan, hindi natin nakikita, nagkadikit sila. Ang mangyayari po nun pag tinest natin ito, nakaset kayo ng ohms. Yan. Ito, sample lang natin. Papaliwanag ko lang, papakita natin. Yan. Yan. Pag gumalaw po na ganyan yan, nakatap dito yan, gumalaw siya. Ibig sabihin, itong linya nyo, merong shorted dito sa linya natin. Yan. Nagkadikit yung dalawang linya, line 1 at line 2. Ngayon, ang gagawin nyo po, huwag nyong isasaksak. Kasi puputok. Puputok. Pagkasaksak nyo nito, puputok yan. Kasi yun nga po, nagkadikit yung dalawang linya nyo dito sa cord natin. Yan. Yan, ganyan po. Yun naman po pala, ito, baliyan yung sagad natin. Ayan, papaliwanag ko lang yung sagad natin. Yan, pinagsama ko lang yung dalawa, yun yung sagad natin. Halimbawa lang, hanggang dito yung sagad niya. Tapos, nilagay natin tong isa dito. Pumalo siya konti lang. Konti lang yung palo niya, hanggang dito lang. Konting-konti lang. Yan, pag ganun po, okay yan. Okay. Huwag lang po siyang papalo hanggang dito. Yan. Yan, pag hanggang dun po, pumalo siya hanggang dito. Shorted yung wire natin. Pero kung pumalo lang siya ng konti, ibig sabihin yung natetest natin yung resistance nung coil. Meron po kasing resistance yung coil. Pero dito, natural lang po, wala tayong marireading kasi dumadaan siya ng switch. Yan. Ngayon, magtetest tayo ng isang linya. Isang linya muna. Ito, susundan lang natin yung wire niya. Ito na yung wire niya. Dalawa yan. Isang kulay gray. Gray at blue. Yan. Bali, ito po yun. Itong linya na to at itong isa. Yan. Tetest natin yung gray. Yan. Tetrace natin itong gray. Ito. Ito yung tester natin. Yan, medyo malayo yung tester natin. Sana makita nyo na lang na maayos yan. Yan. Lalagay ko isang linya dito sa isang ano, plug. Isang linya po ng ating plug yan. Hawakan natin dito sa ano, sa daliri natin. Ngayon yung tentrace po natin itong kulay gray. Gray na wire. Yan, yung gray na wire. Ayan yung tester natin. Ito, tetestingin muna natin yung tester natin kung gumagalaw siya na maayos. Yan. Didikit muna natin dito sa test rod natin. Yan. Yan. Gumalaw siya mga boss. Nakita nyo gumalaw yung ating. Yan. Gumalaw siya. Yung tester natin gumalaw. Ngayon dito tayo sa gray. Tetrace natin kung ano yung gray dito sa dalawa. Eto. Yan yung gray natin. Yan. Tinap ko siya. Yun. Gumalaw siya mga boss. Yan. Gumalaw siya. Yan. So eto yung gray na wire natin. Eto yun. Eto. Ito yung kaparis niya. Yan. Yan, isa pa. Yan, gumalaw siya. Ibig sabihin, okay itong linya na to. Yan. Pag dito natin tinap yan,
dapat hindi gagalaw. Yan, wala po. Kasi ibang linya siya. Line 2 natin. Lipat natin itong ano, wire test rod natin dito sa kabila. Yan, ililipat ko lang. Ngayon, ganun pa rin yung gagawin natin. Magte-test tayo doon sa kabila naman. Ang te-test natin itong blue. Yan yung blue. Ito. Yan, yan lang po yung wire niya. Makikita nyo, hindi nila tinape. Yan. Yan, delikado yung pagkakagawa nito. Walang tape itong blue. Pag ito, dumikit dito sa metal part, shorted. Pwede ma-short siya at pwede kayo mag-ground. Pero ito naman po, alam naman natin na nasa loob siya. Yan. Testing tayo ulit. Yan. Andito yung needle natin, mga boss. At ito, testingin natin yung blue. Yun. Gumalaw din yung blue natin. Ibig sabihin, okay yung... Okay po itong plug natin at itong cord niya. Okay siya. So, wala na tayo dito. Ngayon, dito tayo sa switch. Ito. Ngayon yung switch natin, mga boss. Meron siyang... dalawang linya. Bali yung isang linya ng ating cord ay dadaan po ng switch. Yan, para maputol lang yung isang linya. Kaya lang yung purpose niya. Kaya po nilalagyan nila ng switch. Bali yung switch natin nakakonect lang siya sa isang linya ng ating line 1. Yan. Yan, linya po. Bali ito po yun, pinapatid niya lang yung isang linya ng ating kuryente. May linya po tayo na line 1 at line 2. At nakasiris po yung switch dito sa isang linya. Ngayon, te-testingin natin yung switch kung okay ba itong switch na to. Dito na tayo sa switch. Mga boss, ayun pa rin yung tester natin. Ito. Ang pagte-test po ng switch, pipindutin natin yung switch at dapat nakatap itong test rod natin dito sa isang linya. Yan, hawakan ko lang. At ito rin, dito sa kabila. Yan. Yan, pinapress ko lang siya. Tapos ito yung pindutan niya, mga bossing, nasa taas. Yan. Yan, ayun yung tester natin, mga boss. Pipindutin ko lang. Yun. Yan, gumagalaw naman siya. Kaya lang, dahil push button to, mga boss. Yan. Yan. Gumagalaw naman, okay naman. So, yan. Gumagalaw siya. Siguro, parang gusto nito yung naglalock. Naglalock yung, switch. Parang, hindi naglalock yung ating switch. Ayun yung nangyayari. Kaya ayaw niya umandar. Yan, gagawin natin, mga boss. Puputulin natin tong wire na to at ididikit na lang natin siya. Pagdidikitin natin yung dalawang linya. Ayun na lang yung gagawin natin. Kaya pwede rin para hindi na lang ito matanggal. Itong i-jumper na lang natin to, mga boss. I-jumper natin. Total nakasaksak na rin yung panginang natin. Ayan, didikit na lang natin siya. Bali mangyayari po dito, bypass na yung switch natin. Pagkasaksak natin, na-under na dapat yung ating juicer. Yan, pagdidikitin na lang natin yung dalawang linya. Yan, pagkikita ko sa inyo, mga boss. Yan, ito siya. Ayan lang yan. Dati hindi pa nakadikit yan. Ito, didikit natin. Magsasamahin lang natin dalawang linya. Bali, ito po mangyayari. Pagkasaksak na nung ating under na agad itong appliances na to. Yun, para mapatigil natin yung pag-under niya. So, i-unplug nyo lang po siya. Yan. Kahit anong appliances po, pwede naman yung ganun. Kung hindi naman po delikado. Sa grinder, huwag nyo gagawin kasi delikado. Yung grinder po, yung power tools, huwag nyo gagawin na direct yung switch kasi delikado. Subukan lang natin kung a-under siya. So yan,
na idikit na natin dalawang linya, mga boss. Ayan na. Ayan na siya. Ngayon, tetestingin natin. So, dapat ma-tape natin to. I-tape natin yun mamaya. At to, palda rin natin. Yan, siguraduhin muna kung ano, kung gumagalaw ito para at least sigurado tayo. Yan, ayan na siya. So, yan, dapat hindi po nagkakadikit yung dalawa na yan kasi 220 na yan. Yan, idadampi lang natin ng konti itong ano, plug natin dito sa ating extension. Extension cord. Yan, banda rin natin. Tingnan natin kung under siya. Dampi lang natin ng konti. Yan. Yan, mga boss. Nakita nyo na umandar po yung ating deducer. Nagka-problema lang siya dito sa switch natin. Ito. Ang ginawa po natin dito ay bypass yung switch. So, pinagdikit lang natin yung linya niya. Kasi kung papansinin natin push button to, gusto niya parang nag-i-stick yung ano, isang pindot tapos stick siya. So, ganun yung dapat mangyari yung sistema nitong switch na to. Isang pindot tapos dapat mag-i-stick siya o naka-on siya. Tapos pangalawang pindot mag-o-off siya. Yan. Dahil push button siya, hindi niya na magawa siguro na mag-stick siya o mag-stay siya dun sa on na position. Yan. Kaya yung ginawa natin, pinagsama na lang natin yung dalawa. Yan. Ang tawag po dito ay bypass na yung ating switch. Yan. Kung kayo yung gagawa, siguraduhin lang po na pag binabaklas nyo yan, huwag nyong isasaksak ito. Yan. Kung binabaklas nyo, at siguraduhin din po na bili kayo ng tester. Siyempre, mas... Kung may tester kayo, masusundan nyo yung video ko. Yan yung video ko. Masusundan nyo siya at mapapag-aralan. Yan. Gamit po kayo ng tester. Ito, isang beses pa mga bossing, tetestingin pa natin. Dampi lang natin. Paandar rin natin. Yan. Kita nyo na umaandar siya. Yan. So, yan po yung video natin mga boss. Success naman yung ating ginawa. At sa pagto-trouble po, maisasuggest ko lang na dapat meron tayong tester. At dapat kumpleto rin yung ating gamit. Kumpletohin nyo yung gamit nyo mga boss. Screwdriver na ganito. Medyo manipis at mahaba. Kasi yung ibang appliances, kung minsan kailangan nila yung mahaba yung eto. Kasi meron pong maliit nito. Yan. Makikita nyo na medyo maliit yung isa. Kung minsan bitin siya ng konti pag pinasok natin dun sa butas. Tapos bili rin kayo ng lid kasi importante ito. Ayan, tawag po dito ay lid. Nakakabili kayo ng lid per metro. Kung minsan 10 piso kada metro o 20 pesos kada metro. Bili rin po kayo ng soldering iron. Ang tawag po dito ay soldering iron o pang-inaw. Ang ginagawa lang po dyan ay simple-simple lang naman po. Yung iba mayroong switch. Yung iba pagkasaksak nyo, yung diretso nito, ito soldering gun po ito. Yung iba diretso lang. Awak nyo tapos pagkasaksak nyo, under na yan. Tapos ito pagdidikitin nyo lang po yan. At itong lid na to ay natutunaw. At yung pong lumambot na yon dito sa tip niya ay yung madidikit dun sa wire. Yan. Sa mga hindi pa po gumamit nito, ganun lang po yung sistema niya, pagdidikitin nyo lang siya. Kasama yung together po dun sa wire natin o yung sa dinidikit natin. Yan. Ganyan lang po kadali. Yan. Tawag po dito lead. Punta lang kayo sa mga electronic shop at makakabili kayo nito per metro. At sa Shopee rin po, available ito, lead. Sa lead po pala, impormasyon na rin. Pag bumili po kayo ng lead, meron pong local nito. Sasakit yung ulo nyo sa pag-iinang kasi yung ibang lead na local ay hindi po dumidikit. Yan, hindi dumidikit, nangingitim lang siya at natatapon. Kaya kung bibili po kayo nitong lead, sasuggest ko sa inyo na bili po kayo ng Rubicon. Maganda klase, Rubicon. Yan, Rubicon. Pag nakabili kayo ng local na brand nito, mura lang siya, mga 30 pesos, 60 pesos, ganyan.
Tapos pag sinubukan nyo, dinikit nyo siya at mahirap po siyang dumikit, natatapon lang. Ibig sabihin, local yung nabili nyo na lead. Sasakit po yung ulo nyo pag ganun yung ginagamit nyo sa pagre-repair ng appliances. Yan. Bali, punta lang po kayo ng electronics at maghanap po kayo ng mas maganda klase. Yan. Ngayon, babalik na po natin to, mga bossing. Yun nga yung ginawa natin. Sinyort lang yun natin yung switch. At bago natin ibalik to, lalagyan na natin ng tape itong open. Open siya. Yan. Lagyan natin ng tape. Yan. Pwede naman po masking tape kung wala kayong electric tape. Ito, gaya ko, masking tape na lang yung gagamitin natin. Pero meron naman akong electric tape dito, pero ito na lang yung gagamitin natin. Masking tape. Pwede rin siya. Hindi naman po maselan. Yan. Siguraduhin po hindi nakasaksak yung tinitape natin kasi ito, kung nakasaksak yan, makukuryente tayo. Yan. Pero meron naman po teknik yan. Pag nakasaksak yan, basta mag-start lang po kayo dito. At siguraduhin po hindi dadampi yung kamay nyo dito kung nakasaksak siya. Yan. Yung mga nagla-live wire tapping po sa linya ng kuryente, 220. Yan, ganun po yung ginagawa nila. Yan, makikita nyo sila na iniipit lang yan. Tape lang natin bago natin siya ibalik. Yan, dako po tayo dun sa abang tinitape lang natin to. Meron akong nakakwentuhan na na tao, sinabi niya sa akin na nagbigay siya ng impormasyon regarding sa solar panel. Yan, solar panel. Yan, yung solar system niya ay bumili siya ng 4 na 500 watts mga bossing na solar panel. At siguro meron na rin siyang binili na mga battery. Siyempre, kasama rin yung battery. Ang sabi niya sa kwento niya ay napa-under nila yung compressor. Yan, yung motor ng compressor ay alam po natin na malalaki yung ginagamit sa mga compressor. Yan, kung umandar po yung compressor na malalaki doon sa 4 na 500 watts at together po doon sa baterya niya, ibig sabihin nun ay pwedeng umandar yung ating rep po at aircon. Yan. Pero yung impormasyon na rin po, sasabihin ko na rin dito na syempre yung 500 watts po na solar panel ay mataas po yung presyo. Yan, mataas po yung presyo niyan, mga bossing, at sigurado yan, sigurado po mabibigatan tayo. Pero sa umpisa lang yon, kung nakabili ka na yan, medyo unlimited na yung pag-harvest mo kasi wala ka nang ganong babayarang kuryente. So yun po yung tatargetin natin sa next next video natin. Sana makabili ako ng 500 watts na solar panel. Yan. Yan po yung tatargetin natin sa mga next video natin. So yung impormasyon na yun, malaking bagay mga bossing para sa mga gustong mag gumamit ng rep na gamit po yung solar panel. At kung umandar po yung rep, aandar din yung aircon, aandar din po yung ating washing. Yan, washing machine. Ayan, babalik na natin siya. Saka dapat po ay
yung totoong 500 watts. Kasi sa Shopee at Lazada po, gaya nung nauna kong ginawang vlog, kuminsan yung iba po hindi totoo na, hindi po totoo yung sinasabi, naka-indicate doon sa Shopee at Lazada na 350 watts. Yun. May ginawa akong video mga posing. Bisitahin lang po yung channel ko. Makikita nyo doon na nag-test tayo ng solar panel. At nakalagay doon sa shop description po nung seller na 350 watts yung panel na kanilang binebenta. Pero nung tinest natin ay ito po ay 50 watts lang. Yan, 50 watts lang siya. Yan. Kaya kung bibili po kayo ng panel, siguraduhin po na 500 watts sana. Kung may apat kayong 500 watts, yan, medyo maganda-ganda na po yung magiging resulta. Yan, kapag gusto nyo magpa-under ng rep, TV, aircon, at washing. Yan, apat po na 500 watts. Totoong 500 watts, mga boss. At siyempre po, may kaparis na, dapat may binili rin kayong kaparis na baterya para doon. Babalik na natin siya. Yan, dapat siguraduhin natin na itong wire natin hindi tatama doon sa bleed. Yan, itong bleed. Ayun yung bleed, dapat hindi tatama. So yan po, puputulin ko na yung video natin mga boss kasi ibabalik na lang naman itong ano na to. Yung takip niya para hindi na lang mapaba yung video natin. Yan po, maraming salamat mga boss, subscribe na rin po at like. See you na lang po sa next video natin mga bossing.